So ngayon sumakay tayo ng jeep at papuntang Ikulan Terminal para mag-inquire tayo kung magkano ang pamasahe sa bus papuntang CDO at kung ano ang oras available ang biyahe, kung sila ba ay 24 hours, may midnight or madaling araw. Kasi first time natin ngayon pumunta ng Cagayan de Oro City na via public transportation. Okay, so dito na tayo sa Ecoland Transport Terminal. Daming wanted. Tapos yan, sobrang pinahetik yung terminal namin dito. Talagang may ayun. So matagal-tagal na pala din nakauwi dito sa Davao at nakapasok sa terminal. Kasi doon pumila pa ako doon sa scanner. Hindi ko naman pala akong dala. Mag-inquire lang ako eh. Yun o, napaka-hectic ng ano, mga pumapasok dyan. I mean, napaka-hectic ng scanner. Parang aeroplano, sasakay lang ng ano, international airport. Passenger lounge. So ngayon nahanapin natin yung ano, rural transit ba tawag doon sa bus na yun, bound to Cagayan de Oro City. Nung maliit pa ako, feeling ko sobrang laki na nitong terminal na to. Ayun naman pala, hindi na pala. Bata kasi no, na-expose na ako sa Manila, like Pitix, Aranita, Cubao Station. Oo. Na dihamak na mas malaki ang mga terminal nila doon kumpara dito. Kaya ngayon, parang maliit na lang siya para sa akin. So, ito na. Mindanao Star yata, no? So, check natin kung ito ba yun. Mindanao Star ang papunta ko sa CDO. Yeah, asa ang biyahe pa, ano? Pa CDO? Ito, Picas, Pulak. Masa'y pangalan sa bus? Rural. Rural? O, na ginaroon. Sana. Pwede na tang libaon. Hindi na natin alam. Ayon pala, rural. Rural tours. Kasi bukas ang aming convention maaga. Like 7 a.m. magsa-start na. Kasi may gagawin pang ano, swab test. Tapos siyempre ang biyahe from Davao to Cagayan de Oro City is 7 hours. So pwede akong babiyahe ng mamayang gabi or madaling araw. Mamayang gabi talaga, mas maganda. Basta ang oras ang ano, biyahe? Dili ka mo sa 30 pasayro. Dili ka mo 30 pasayro, dolar ka na? Dili, dolar ka. Ah, dili, dolar ka, dili ka mo 30. Non-stop na, non-stop. Tapos ang kuha na to? Ang ato ang biyahe, isang oras, ang pinaka ano, hantod, katlaw na na? 24 hours. Ah, sige. So 24 hours pala. So ibig sabihin, non-stop CDO. Seka na yan. Koy, mga tanda lang ko. Kasi kalayaan na yung ano sa non-stop. Ang non-stop pinaka-oras lang. Liga sa nag-isaka. Ha? Liga sa nag-isaka. Liga sa nag-oras. Nga ang pamasaya pila man. Mas barato na eh. Mas barato na yung pila na eh. 666. Ang non-stop 7, Kevin. 7 plus non-stop 1 hour ang ano, job. 6 plus. Tapos ang oras ano yung sa oras sa mularga? Kanang ano? Antara ano? Ora ni mularga. Alas 12 sa Talcatlawan pwede alauna, alas 12 na na may biyahe may nanang orasa. Abot sa kanang ano, padaong CDO. Pa
Basta wala sa ba? Wala bay ka ng tama na alas? Ha? 24 hours. 24 hours ta? Ah, sige, salamat ha. So yun lang, no? Bali, good thing kasi ano pala sila? 24 hours pala sila. Tapos meron silang ano, 6 hours and 7 hours na biyahe. So maganda siya. Okay, so at least komportable tayo mamaya na ano, medyo patitiks-pitiks lang muna. So pwede pa na tayo aalis ng 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, hindi pala pwede. Dapat pala mga 9, no? 9, 10, 11. 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4. So tama, mga 9 or 10. Dapat dito na tayo para makarating tayo ng CDO ay madaling araw or umaga, like mga 5 or 6 a.m. Ito na lahat, no? Bawal na, hindi naman bawal na, pero mas ano kasi, mas safe kasi pag dito ka dadaan, lahat ng mga pasahero, kasi dadaan ng scanner talaga, ng ano, ng checkpoint. So, mas safe. So, yun lang, nakapaka-inquire na tayo. So, hindi pala siya yung booking-booking, no? So, ibig sabihin, hindi siya ganun ka-pressured, no? Na kapag ka na-miss out natin yung flight, ay wala na. No refund. Diba? Saan yan? Labasan. Ay, ito pala exit. Yun lang. So, maganda. Yan ang advantage kapag ka hindi ganun kadami ang ano. Hindi ganun kadami ang pasahero. Sa ba lalabas ito? Ito ba? Sige na, ito na nga. Ayun na, may lababas. So, yun lang. At next nito is, syempre, as usual, papasip-sip tayo sa ating mga busing. So, let-let tayo ng, ano, ng Davao's Best Delicacy, di ba? Ano ba yon? Siyempre, mga durian tart, durian pie, mga egg pie, buko pie, mga ganun. Yun yung ating dadalhin. Papatikim natin sa ating mga busis. Afford naman lang bumili, pero iba talaga yung nag-effort tayo para sa kanila. Yan pala yung ano, City Archives and Record Center, City of Davao. Tapos ito naman yung Hall of Justice. Ay, saan na ba yun? Ayun, oh, Hall of Justice. Okay. So yun lang. Nga pala, medyo may ano pa, hindi pa ako ganun ka ano. Okay, no. Ibig ko sabihin, trangkaso pa rin galing. As first, kakaligo ko lang after 3 days or 4 days yata, 3 days. Kasi nagkalag na trangkaso talaga, grabe. Kaya heto. Nakaligo na kahit paano, no? Mainit na tubig. Basta kalabas kayo. Medyo hilo pa tayo. Hingal na hilo. So sana maging okay mamaya. Yun lang ha. So next is kukuha tayo ng ano, pasalubong ulit. Yung egg pie, buko pie, obi buko, durian pie, lahat ng pie. Papapiting ko sa kanila lahat. Pasip-sip ba? Ganon naman talaga ang buhay, di ba? Hindi naman siya sip-sip. Since naging mabait din naman sa akin yung mga head natin. So, kahit maliit lang na, no? Maliit na small gesture lang, no? Of kindness din. Bilang pasasalamat sa kanilang kabaitan sa atin. Wow! Ang fairness pala dito. May ano pala sila. Meron silang park. Wala to dati. Ano to dito dati? Parang terminal, no? Ang bilis makadevelop ng Davao ng ano? Ng mga parks. So ano kaya pangalan ng park na to? Dati kasi ano to eh. Yung parang taguan ng mga van. Bantu Mati, Compostela, Bantu, ano pala, Baganga Katiil, mga ganun, no? May mga ano pa, oh. May mga armchair, oh, di ba? Ang galing. Ang cute. Maganda naman, no? Ayos. So, yun. Hall of Justice over at
Ecolan Transport Terminal. Tapos yun lang, Jollibee, yan, nakapag-vlog na tayo diyan, yung ano, yung ating kinuhaan natin yung time lapse yung traffic dito sa napakabising kalye to, crossing. Wow, kumain sila ng mangga, parang gusto ko ng mangga. Ayun, no? So observe sila ng ano, physical distancing, which is very good. So lang, ito lang yung meron dito. Tapos ngayon, gagawin natin ay bibili tayong mangga para naman na gumana yung ating panlasa. Actually, may panlasa naman, no? Masarap naman kumain din, lalo pag adobo. Pero gusto ko yung ano, yung mangga. Makabili nga. At tanong natin si ma'am. Ma'am, pwede magtanong, saan po kayo nakabiling mangga? Saan kayo nakabiling mangga? Jala. Tama. Okay. Kasi nagkikrit ako ng mangga gawa nung ano nga, no, medyo may lagnat nga. So parang masarap. Magkat-kat ng napakaasim na mangga na may sili. Oh. Yeah. Yun, no? Pinaka-busy na crossing. Wala, bawal yata ang ginawa ko. Wala na. Wala ako sa pedestrian. Wala na akong pedestrian. Ah, meron pala doon. Sige na nga. Basta ito na, nakasaya tayo. May lagnat. Naalala ko dati talaga, may lagnat din ako noon eh. Nung ako'y nahuli sa, jaywalking. Nagmunta ako ng 500. So yun, walang excuses. Bayad. Nakakahiya din, nakakahiya. Kaya pasabihin na may pambayad ka na. Kaya yun. Eh, yun oh. Tila. 30 na. Ha? 30 yun. Kani? 30. Kani? Wala, 20? Wala. Uy. Iwak mo yung silik, ayaw lagi. Ayun. Wala ha. So yun, no? Craving satisfied ba? Yun ang ano, kasi kakaligo lang natin. Ano ba dito meron dito? May mga pumilo. Yun lang. So kakatapos lang ng kakaligo lang kasi natin, no? Galing sa lagnat. So iba talaga. Ito talaga yung ano ko. Pampabalik sa aking gana sa buhay. Itong si mangga. Maanghang na maasin, no? Labis talaga to para sa akin. Kaya yun, balik tayo dun sa upuan na yun at kakain. So yun lang ha. Maraming salamat sa panonood. So short video, 10 minutes lang yata. So yun na nga, ikaw lang tayo. Tinanong natin kung magkano ang pamasahe papuntang Cagayan de Oro City. So yun, napag-alaman natin na 600 plus kapag ka maraming hinto. 7 hours ang biyahe to 8 hours. Tapos 6 hours naman yung non-stop, 700 plus. So I prefer sa non-stop, no, kasi magmamadali tayo, no. Ayokong maliit tayo kasi nakahiya naman sa ating mga amo. Sila ngayon pa lang galing, kasi yung mga amo natin galing Maynila. So ngayon pa lang araw, Tuesday, Friday pa lang, no, doon na sila. Nagsilapaga na sila sa airport. So tayo naman nasa Mindanao lang tayo. One way lang, I mean one ride lang. Tapos hindi pa na tayong ano. So yun, hingal pa talaga, no. So kaya na tayo. Yun, yun si Mamo. So maraming salamat sa kanya kasi binigyan niya tayo ng idea kung saan makabili ng mangga. That's it. Huwag kalimutan mag-like.